Ikaw, mali, umuwi ka na. Pabuka-buka ka ka dyan. Yung mga anak mo dito. Ang dudungis. Yung mga labahan nyo. Si mama naglalaban, nagpapakahirap. Umuwi ka na dito sa bahay. Parang awa mo na. Kailan pa po umalis yung nanay ng mga bata? Kapag Sabado na po, mag-iisang buwan na po. Wala po paalam yan. Sabi lang po, nabidi-depress ba po siya sa mga bata? Ngayon, kung sino-sino po yung mga binoboyfriend niya? Opo. Romali, Botardo, ba't ganon? Iniwan niyo po yung inyong anak para manlalaki na po kayo, sabi ng utol niyo? Hindi po ako nanlalaki, sir. Naghahanap po ako ng katulong sa buhay. Wala po kasi yung nagaan sa mga anak ko ng suporta. Umuwi ka na dito, yung mga bata. Kawawa naman dito. Pag umuwi ako dyan, wala naman may bibigay pay. Ma'am Mary Chris, mukhang wala na atang pag-asang bumalik pa itong si Ma'am Romilig. Ito na lang pong gagawin ko, ako na lang pong tutulong. Pupunta po yung reporter namin dyan, ma'am, para magbigay po ng tulong, magbigay po ng puhunan sa negosyo kay nanay na yun po yung pantustos para sa mga apo niya. May mga dala po kaming groceries, okay? Thank you po. Romali, magbibigay ako ng tulong hindi dahil sa iyo, magbibigay ako ng tulong dahil sa mga bata. Opo. Salamat po, Sir Rapi. Ito na ang inaantay natin na comeback ni Ate Romali. Kumusta Ate? Buti po at naisipan yung umuwi at makita na yung mga bata. Masalam po kasi nakabalik ako rito na tinanggap pa nila ako. Sana dito ka na lang, te. Huwag mo na iwan yung mga anak mo. Huwag ka na sanang bumalik doon, baka pagkatapos nito, babalik ka na naman doon. Masaya po ako dahil hindi ko mag-aalaga na sa mga apo. Mahirapan din po kasi ko yun, dami nila eh. Sana maraming salamat po, nakabalik na yung anak ko. Sana hindi na siya umalis para may mag-aalaga sa mga anak niya. Kasi hindi ko rin po talaga kayang anin. Ano ba yung talagang rason mo, bakit mo naisipan na magpakalayo-layo at na sumama ka pa doon sa bago mong boyfriend? Nahirapan din po kasi sa kalagayan ko. Siyempre, wala po akong katuwang. Wala po akong nahingi ng tulong. Ayoko po kasi magsabi sa kanila kasi hindi rin kaya ni Mama ibigay yung mga pangangailangan namin mag-ina. So, eto bang nahanap nyo, nakatuwang nyo? Eto na po ba yung boyfriend ninyo? Opo, tanggap naman po kasi niya yung kalagayan ko, yung mga anak ko, tanggap naman po ng pamilya niya. Saan niyo po ba nakilala itong boyfriend niyo, ma'am? Sa Facebook po. Ikaw, Ma'am Mary, meron ka bang mga katanungan na gusto mong itanong kay ma'am? Tanong ko lang, kung talagang tanggap ka ng kinakasama mo ngayon, bakit hindi niya in-advise sa'yo na kunin mo na lang yung kahit dalawa o tatlo dito para kahit papano, hindi naman mabigat dito sa bahay. Para yung bunso mong anak, kahit papano, naaalagaan mo. Sana naisip mo rin yun. Pag-uusapan pa namin yun. Hindi ko pa nasasabi pero... Saka ang tagal mo, alos isang buwan. Wow. Hindi man lang ba niya sinabi sa'yo? Nung May, wala ako nag-isang buwan. Kasi ang tagal mo na nandito, alam ba niya na ganun karami yung anak mo? Alam niya, tanggap nga niya. Oo. Sana, pinapapunta ka niya dito, pinapauwi ka niya. Kasi ang dami niya ni, kung talagang maayos siya ang lalaki. At saka pupunta dapat dito. Hindi, diretso ka doon, kamimit mo lang sa kanya sa Facebook. Yun lang yung araw na yun, tapos andun ka na, alos isang buwan ka na nandun. Anong reaction niyo, Ma'am Mary, nung itong si Ma'am biglang umes ka po, nawala? Anong reaction niyo dahil syempre walong bata na iwan bigla sa inyo? Syempre, galit na galit ako. Nagigigil ako sa kanya. Kasi ang hirap ilan niyan, ang dami-daming bata niyan. One month, kumbaga sa isang buwan, paano niyo niraraos yung mga bata, katulong si Mami, kayo bilang tita, paano po? Ayun po, minsan napupunta naman po ako rin dito para kahit papaano magtulong-tulong din dyan na maghugas-hugas pagka ano. Pero minsan, kasi malayo po kasi inuupahan kong bahay dito. Kami po nung asawa ko nangungupahan, kahit papaano may mga pangangailangan din po kami. Hindi rin po ako lagi naka-stay dito sa bahay. Magtutulong-tulong po kami dito. Yung mga kapatid ko, yung kapatid ko mga lalaki, tumutulong-tulong din po sila dito.
sa pag-aasikaso sa bata. Opo. Etong walo na ito, sa isang lalaki po lahat or tama? Sa isa lang. Sa isa. Ito po yung pumanaw. Tama po. Anong pumasok sa isip nyo nun, ma'am, nung yung bata sa inyo lahat na iwan nung umalis si ate? Na-stress din po ako. So yun nga po, pumayat na nga po ako dahil ang daming inaalagaan ko. Minsan, nung oras na ako alas dos, alas tres, naglalaba pa ako para makapagtinda kinabukasan. Para mapakain ko yung mga po ko. Ayoko lang kasi magulong sila. Kaya nga sabi ko dito kung pwede umuwi siya. Kasi magtulong-tulong na lang kami dito nung magtinda. Eh, yung kasangan niyo, yung desisyon niya. Pagka umaga, mamalingki po ako. Tapos, kahit magising na yan, paalmusalin ko muna sila ng kahit biskuit muna kasi wala pang perang ano. Pang almusal na hindi pa nakakaluto. Tapos pagtanghali, ganun din po. Pag gabi, patutulogin na, pakakain, patutulogin ko ng mga yan. Doon sa taas po yung ano nila. Yun po, eh pag gabi umiiyak ang bata, napapaiyak na lang po ako dito. Malaki may kong anak, hindi ko naman nagawa po. Iba yung mga anak ko eh. Sabi ko nga, kahit alam sa Diyosip po ang anak ko, wala, hindi ako umalis ng bahay kasi alam ko, obligasyon po natin yun ng magulang na paalagaan yung mga anak eh. Eh siya, iwan ko sa kanya, ba't tumakas yung ganun? Tumutulong naman ako sa kanya. Tanong po ko, eh kasi mga anak hindi nag-aaral eh. Paano ko ma-ano yung Romali mga anak mo na hindi nag-aaral? Gusto ko mag-aaral yan para naman yung kinabukasan naman yung mga anak mo. Hindi ko kaya, lalo yung isang yan, matigas na rin ang ulo. Minsan alas 12 na wala pa dito sa bahay, winahagilap ko pa. Eh, ayoko nang gano'n na puro nasa labas ng bahay kasi ang hirap ng panagaya natin ngayon eh. Hindi ako makatulog hanggat hindi po kompleto yung mga nasa taas at nasa dito sa baba. Dito po sa kapatid niyo, ma'am, anong message niyo na lang muna kay Ate Mary? Yan, salamat na lang kasi nang dahil din sa iyo, concern ka sa mga anak ko. Yan kay mama. Salamat kasi nandiyan ka pa rin na tumutulong sa akin. At ikaw lang naman talaga yung nahinga ko ng tulang-tula ng iba. Sana huwag ka nang umalis, te. Alagaan mo yung mga bata. Tinutulungan ka naman namin. Akala mo kasi hindi ka namin tinutulungan. Tinutulungan ka rin naman namin. Siyempre may mga kanya-kanya rin tayong pamilya. Ano ka ba? Alagaan mo yung mga anak mo. Kasi si mama matanda na yan. Nahihirapan yan. Hindi lang nagre-reklamo sa atin yan. Naririnig ko sa mga tao, umiiyak si mama. Siyempre, nasasaktan din ako. Akala nyo kasi, hindi ako nasasaktan porque mukha ko matapang. Ako lang yung nagsasalita sa inyo, te. Kasi ibang kapatid natin, walang lakas ng loob. Kung may lalaki man darating sa'yo, edi hintayin mo na lang. Huwag mo nang masyadong madaliin yan. Darating din naman yan, eh. Saan mo, huwag na saan makisama doon sa lalaki. Okay na yung mga anak mo. Pagtulungan na lang natin. Para maalagaan mo. Intindi mo na may mga anak mo, puro babae, ang dami yan. May papangako mo ba, ate, na dito ka na muna? Yung boyfriend mo, sabi mo, siya naman nagsabing umuwi ka muna dito. Pwede ba yun? Napo. Dito ka muna? Okay. Hindi muna, siguro dito ka na. Hindi muna, dito ka na. Para may bala ka pa yatang pumunta dun eh. Kung talagang interesado siya sa'yo, punta siya dito, makipag-usap siya. Hindi yung ikaw yung pupunta dun. Baka mamaya, bukas makalawa. Aalis ka na naman, punta ka na naman dun. O kaya may bago ka na naman. Anak mo muna. Pagka malaki na sila talaga, pwede ka na mag-boyfriend. Hindi ka naman mauubusan ng lalaki. Dami-dami dyan. So, siguro ngayon, bago natin i-end, gusto din namin makita nila Sir Rafi, itong mga bata. So, ngayon kasama na natin itong mga anak ni Ma'am Romali. So, ang present ngayon ay 5. So, 5. Pwede ng pang basketball team to, ate. Volleyball. Volleyball pa nga. Pero nasaan yung tatlo, ma'am? Yung isa po, wala po. Tapos yung isa, nagtitinda eh. Hindi mahihain naman po yun. Tapos yung isang babae, ayaw din po. Huwag na nating pilitin kasi medyo matatanda na rin ito, no? Na-miss mo ba si mama na isang buwan na wala? Opo. Anong gusto mong sabihin kay mama yan, no? Na uwi na. Mama, huwag ka lang umalis yan. Yung mga bata, kawawa. Ngalos ka na sila mamatik na nalag-alaga sa bansa. Oh, umiiyak na lahat. Oh, ma'am, anong masasabi ninyo na itong mga anak niyo, puro babae pa pala lahat to. Anong mapapangako niyo, ma'am, sa kanila? Hindi na ako aalis. Maalagaan ko na kayo.
kasi mas kailangan niyo ako. Sorry sa inyo. Sana totoo, te. Huwag ka nang umalis. Yun lang. Meron pong naipangako sa Idol Rafi, Ma'am Mary, sa inyo. At ito nga ay para po sa mga bata. So ngayon, meron po nag-aantay na groceries para sa kanila. So ipapasok na po natin. Okay po? Opo. Maraming salamat po sa tulong nyo. Ito na po yung mga grocery po. Thank you po. Thank you po. So, ito po ang inyo pong munting ano tindahan. Opo. So, ano itong mga binebenta nyo na eh? Ano po, lumpia, tapos kikwik, tsaka siomay, tsaka kikiam, tsaka cheese stick, tsaka may palamig pa. Gano'n na kayo katagal na nagluluto or ganito ang negosyo? Anong ano lang po, itong pandemic lang po. Dahil nga, Mami, nabalitaan ni Idol Rafi na sa ganitong paraan po kayo kumikita ng pera, ay nais po ni Idol na mas mapaganda natin itong munti ninyong negosyo. Kaya meron po siyang mga inihandang sorpresa at mas papagandahin po natin itong inyong street food stall ninyo. Approve ka ba doon, Nay? Gusto niyo yan? Opo. Yan po ang pangarap. Mapaganda yung tindahan ko. Maraming salamat po, Idol Rafi, sa tulong na ibinigay niyo sa aming maglola at mga anak ko. Maraming salamat po. Ba itong balita na ito, Ma'am, at ano po ang nangyari? Umalis na naman po siya kinabukasan. Pero dala niya yung anak niyang bunso. Kaya lang, mga ilang araw, binalik niya din dito. Kasi nakaka-istorbo daw dun sa mga kapitbahay, nakakahiya daw. Yun ang sabi niya. Masasabi niyo dun, Ma'am, akala natin lahat, totoo siya, na hindi na siya aalis. Yun pala, bumalik bigla, nag-disappear. Yun nga po, minsan gusto ko makausap siya. Sabi ko nga, bumalik na lang ulit siya dito kasi talagang... Eh, naku, hindi na babalik yun. Hirap. Hindi ko. Naawa ko talaga sa mga bata. Gusto niya siguro, malaya lang. Hindi. Oh, gusto niya, gano'n na lang siya, mag-isa siya. Yun lang ang gusto niya, makapalamukha kasi nun eh. Pasabi-sabi pa siya dito na ano, mga anak, hindi ko na kayo iiwan, gaganong-ganong. Sabi ko na nga, baka plastika lang yung ginagawa niya na ganyan. Wala din, walang kwenta. May mensahe ka ba ate kay Ma'am Romaline? Ang kapal ng mukha mo, pinili mo yung lalaki mo. Pakitang tao ka masyado, masyado kang pa-victim. Kung masaya ka dyan ka na, huwag ka na magpakita dito. Tigas mo. Romaline, gusto ko sanang bumalik ka rito kasi mga anak mo nga eh. Naawa talaga ako, lalo pag gabi lumiyak yung mga anak mo. Parang sinasakal ako, hindi ko kaya. Pag may tulong na, Diyos ko, magpakita ka dito. Kasi balita ako, pinapunta ka ng lalaki mo dito dahil akala mo siguro may makukuha kayo. Yun siguro yun, kaya pinapunta yan dito. Kaya kinabukasan, umalis din. Akala mo siguro, yun ang inaano ko, iniisip ko. Pero na, huwag ka mag-alala dahil ngayong araw na ito, ay uumpisahan na po natin ang pagpapagawa sa food cart at dun po sa mga iba pang kailangan na pagkain na ibebenta, si Idol na rin po ang bahala para po wala na po kayong problemahin sa pampuhunan. Okay, Mami? Okay.
Nanay Marites, may idea ka ba kung ano yung surprise ang nag-aantay sa'yo? Wala po. Wala pa. Okay, so dahil nga, meron pong inihandang surprise si Idol Rafi sa inyo. At excited ka na ba, Nay, na makita ito? Opo, excited na po. Okay, so huwag na nating patagalin pa, Ate Mary Chris at Nanay Marites. Tara! Ito na, Nanay Marites. Nakapangalan po sa inyo, Marites Food Cart. At syempre, from Idol Rafi Tufo, anong nararamdaman niyo, Nay? Baran yung brand nyo, ang ganda. Masaya po. Masaya-masaya. Nabigyan ng alam, mga aking mga apo, mga pangangailangan nila. Bakit po kayo naiiyak, Nay? Natutuwa lang po. Para may makain ng mga apo ko kasi nahirap. Maraming salamat po, Idol Rapital po, sa tulong na ibinigay niyo sa akin, saka sa aking mga apo. Maraming salamat po. Okay, ayan. Pero syempre, ate, isa sa mga tao rin na dahilan kung bakit din tayo nakarating kay Idol Rafi ay etong isa mong anak. So may mensahe ka pa bang huli sa kanya na hanggang ngayon, hindi pa rin umuuwi? Para sa anak kong si Romali, kahit pa paano gusto ko sanang umuwi siya rito para magbabayad yung mga anak niya. Para kahit paano matulungan niya ako. Ito na nga, binigay sa atin ni Sir Rapitol po itong pagkakakitaan natin. Sana umuwi ka nilang para tumulong ka nilang sa akin. Para sa mga anak mo. Pero syempre, Nay, kami po nila Idol Rafi ay saludong saludo sa inyo, Nay. Dahil hindi niyo po pinapabayaan yung walong anak ni ate. Pero ngayon, Nay, wag na nating patagalin pa. Ready ka na ba, Nay, na magbenta na, umpisa na natin ngayong araw? Opo, ready na po. Tara, bili na kaya sa akin tindahan. Wala na po kami nagawa sa kapatid ko, hindi na po siya bumalik. Pero ganun pa man po, nagpapasalamat po kami sa inyo sa binigay niyong tulong sa nanay ko. Sana po marami pa po kayong matulungan, nakagaya po namin. Thank you po, Sir Idol.